Good day, Pinoy Mommies. Habang nandito tayo sa clinic, pag-uusapan natin ang mga sintomas ng pulmonya at kung paano magbilang ng respiratory rate sa isang baby, lalo na sa mga newborn. Isa ito sa mga sintomas na babantayan kay baby, yung bilang ng respiratory rate niya. So, magpunta muna tayo sa pulmonya. Pag sinabi ng pulmonya, may pulmonya ang isang bata, meron na itong bacterial infection sa baga niya, sa mismong loob ng baga, no? Kapag naman sinabing infection dun sa daanan ng hangin, maaaring bronchitis yun or bronchiolitis. May dalawang klase ng pulmonya or yung dalawang cause ng pulmonya na common. Ang bacterial pulmonya at ang viral pneumonia. Kapag bacterial pneumonia, kailangan na ng antibiotics. Kapag viral pneumonia, supportive treatment lang. Okay? So, ano-ano nga ba yung mga sintomas ng pulmonya, mapabacteria man ito, or virus? So, sa bata, pag-usapan muna natin ang neonate, or yung less than 30 days old. Mga less than 30 days old, kahit isang sintomas lang na makikita sa baby, pwedeng masabi na pulmonya na siya. At ito yung mga sintomas na magsasabing may pulmonya ang isang bagong silang, ha? Number one, hirap siyang huminga or mabilis ang paghinga. Ang tawag namin doon is takipnya. So kung mayroong ganito si baby, nakitaan siya agad ng ganito, lalo na kung bagong silang siya, at na note na mabilis ang paghinga niya, posibleng may pulmonya si baby. Number two, yung grunting na tinatawag namin. Or maingay yung kanyang paghinga, no? Maglalagay ako ng video dito na nagpapakita or nag... Yeah, or nagpapakita na may grunting si baby. See? This is a noise which we call grunting. Okay? Grunting, yeah. Grunting. Number three, kapag lumalaki yung butas ng ilong niya or nasal flaring. So, isa yon sa mga sintomas ng pulmonya sa isang bagong silang. Pangapat, lalim ang paghinga niya. Lumilitaw yung kanyang mga buto, mga ribs. No, ang tawag natin doon is retraction. Kapag may retraction na, isa na itong danger sign. Huwag natin itong pagbaliwalain. And of course, next symptoms, hindi mawawala ang ubo. Pero sa mga newborn, no, hindi porket walang ubo sa baby, pero may mga iba siyang sintomas, wala na siyang pulmonya. Tulad ng sinabi ko, kahit isang sintomas lang doon, nasabi na may pulmonya si baby dahil iba talaga ang newborn. Lagnat. Kahit lagnat lang. And then pag na-x-ray yan, makikita mo puno ng plema. Maaaring sintomas din yan ng pulmonya sa isang bagong silang. Kapag bagong silang at may pulmonya na yan, kapag pinatingin nyo yan sa doktor, sinabi may pulmonya na, agad-agad admit yan sa hospital. Dahil yung antibiotics, dinadaan yan sa swero at kailangan talagang mamonitor. Kaya sobrang baby pa nila, daling mag-progress yung sakit nila. So, kailangan close monitoring talaga and yung antibiotics. Dahil sa newborn, ang most common cause ng pneumonia is bacteria. Kadalasan galing kay mommy na. Galing siya kay mommy. Magpunta naman tayo sa 5 years old and below. Mga toddler. 1 year old hanggang 5 years old. Ang most common cause ng pneumonia sa kanila is viral infection. Kaya pag tumitingin ako ng mga pasyente, ang una kong tinatanong is ilang taon na ba si baby? Dahil isa yon sa mga pinagbabasihan ko kung bacterial ba or viral pneumonia or upper respiratory tract infection ang nagkakos or sanhi ng kanilang uwasipon. Down na natin ang mga possible symptoms or mga symptoms ng pneumonia sa isang toddler. Number one, ubo at sipon or kahit ubo lang. Mapadry man ito or productive. May plema man o wala. Number two, lagnat. Low grade man or high grade fever. Possible symptoms ng pulmonya.
Number 3, nakip niya pa rin or mabilis sa paghinga. Pero, hindi lahat ng pulmonya sa isang toddler ay hirap silang huminga or mabilis ang paghinga nila. Hindi katulad ng bagong silang. Usually, kahit ubo lang yan or lagnat, tapos hindi naman sila hirap huminga, posibleng may pulmonya pa rin si baby. So, sa toddler, kahit tatlo lang symptoms na meron sila, possible na magkakaroon sila ng pulmonya or meron silang pulmonya. Ubo, lagnat, at mabilis na paghinga. And then, kailangan matutukan din siya ng doktor dahil kailangan marinig ng doktor na may problema siya sa likod. Okay? So, ngayon, tuturuan ko kayo kung paano ba magbilang ng respiratory rate. Sa baby, kailangan alisin ang suot ni baby kasi ang binibilang natin sa kanya yung sa tiyan niya. Kasi sa tiyan sila humihinga. And then, kailangan meron kayong relo or yung wristwatch. Kapag nag-inhale exhale si baby, kailangan bilangan nyo hanggang 60 seconds. Sa newborn, ang normal respiratory rate ay 60 cycles per minute. So, kapag lumagpas dyan, takip niya na yon, ang ibig sabihin, mabilis na siyang huminga. Okay? Pero, kapag kakagaling lang niya magdede, pagod siya sa kakaiyak, pagod siya sa kakatawa, nakikipaglaro sa inyo, at mabilis siyang huminga, hindi counted yon. So, kailangan kalmado si baby, kailangan relax lang siya, nakahiga. Hindi umiiyak, hindi dumedede. Or mas maganda kung yung habang tulog siya. So, doon kayo magbibilang ng respiratory rate, okay? Yun yung para sa bagong silang. Medyo tricky dito ay yung mga toddler dahil paiba-iba yung kanilang respiratory rate. So, ilalagay ko dito yung normal respiratory rate. And ganun pa rin naman magbilang. So, for 2 years old and below, same pa din sa tiyan nyo sila titignan. At hanggang 60 seconds din. Kung nababahala pa rin kayo sa pagbibilang ng respiratory rate, mas mainam na pumunta na kayo ng clinic, health center, or emergency room kung talagang nakikita nyo na hirap na talaga siya. That's it for today's video. Kung meron kayong katanungan, suggestion na topic, reaction sa topic na ito, maaari kayong mag-comment below and don't forget to hit the like button and subscribe to our channel. Yun lang, paalam.